Hi, Tony, Casey, good morning. Good morning, Father Jerome. Hindi ako morning. Hindi ako nasanay na hindi ko nakitang naka... Ako din eh, medyo nagulat ako eh. Iba yung anyo ni Father Jerome today. Secretary Jerome, Cabinet Secretary pala, hindi executive secretary. Father Jerome, dahil nga po sa sabihin na nating maraming mga distractions, di po ba? Ang ating pong kababayan, di ba? At maaring nagbago na yung paraan ng ating pagtitika, pagninilay-nilay. Ano po ba ang gusto sanang ipaabot na mensahe, no? Na Simbahang Katolika sa ating pong mga kapamilya na para mas ano nila, tawag dito yung mas magpagtuunan nila. Mm-hmm. Ang pansin yung pong talagang pakay nitong Holy Week, di ba? Hindi lamang yung pagbabakasyon, Father. Well, number one, meron tayong tinatawag na external liturgical activities. Yung pagsisimba, yung pagpaprosesyon, bisita iglesia, way of the cross, pangungumpisal. So, tawagin na lang natin ito na ito yung mga practical na ginagawa natin ngayong panahon ng Kuwaresma at Semana Santa. Hmm. Pero mahalaga din dito, Tony, ay yung interior disposition ng tao. Kasi hindi natin gustong palabasin na ang lahat ng ginagawa natin ay parang pagsunod lang sa mga panuntunan ng simbahan. So we want that when we do these things that I mentioned, meron talaga tayong kahandaan din. So meaning to say, meron ding yung tinatawag namin inwardness. Pagtingin natin, pagkilatis natin ng kaibuturan ng ating puso para nagjajive yung external activities na ginagawa natin. At siyempre, yung motive, yung intention natin. Mm-mm. Kasi hindi pwedeng magkasalungat. Hindi pwedeng nagbabanggaan, di ba? Hindi pwedeng magkaiba. Mm. Father. Tama yun. Tama yun, Casey. Kaya gusto natin sana na purified yung intention ng tao. Mm. Kasi alam mo tayo bilang mga Pilipino na rin, ano, merong tinatawag na bandwagon effect. Kapag ito ay ginagawa ng maraming tao, marami din napapasunod. Mm-hmm. Isang magandang halimbawa dyan ay yung pagbibisita iglesia. Dahil marami nagbibisita iglesia, marami din talagang gagawa nito. Pag Pasko halimbawa, marami nagsisimba doon sa tinatawag nating Misa de Gallo. Mm-hmm. Di yung iba nagsusunuran na rin. So yun ang bandwagon. Mm-hmm. So ayaw natin na maging bandwagon lang yung paggawa natin ng mga external practices. Mm-hmm. Katulad ng pagdarasal, prosesyon, bisita iglesia, mm-hmm, adoration ng Blessed Sacrament. Isama na rin pala natin yung pag-aayuno, pag-absinensya. Yeah. So, nais natin na nag-jive talaga, no? Magkatugma, ika nga. Mm-hmm. Yung mga ginagawa natin na panlabas at saka yung loob. Ano? Yung loob, mapupurify natin dahil ito ay marugdom talaga na pag nanais ang tao na maglaan ng panahon sa Diyos sa pagdarasal. Mm-hmm. At ginagawa niya ito dahil nais siya magsakripisyo, pakikiisa niya sa sakripisyo ng Panginoon. Mm-mm. So yun ang ilang mga bagay na pwedeng makapag-purify ng intention ng tao habang ginagawa niya yung mga external activities. Mm-hmm. Pero Father Jerome, ano naman po yung masasabi niyo dun sa hindi nga magkasalungat? Yung pareho naman, yung internal tsaka external, no, activities and yung pagninilay. Pero sa maikling panahon lang ng Holy Week, pagkatapos noon, balik na sa dati, magkasalungat na ulit, kumbaga yung unified activities internally and externally, dun lang nakikita sa kung ilang araw. Pagkatapos ng Holy Week, wala na. Ano pong mensahe niyo sa mga ganong klaseng tao? That's a good observation. We always see that. Ang tao talagang, yung bandwagon nga lagi dito eh, dahil maraming nag-iiyakan, maraming medyo emotional, maraming nagsisisi. So you are caught up in the moment, ika nga, di ba? And then Easter Sunday, tapos na naman yung mga ganitong activities, then we revert to our old activities. At ano yung mga practical and mundane activities na ginagawa natin. Well, sana magkaroon din tayo ng consistency sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. So yan ang isang panawagan natin bilang isang simbahan na we don't do all these activities only for the sake of doing them because it's Holy Week. But then for the sake of consistency, ay gawin natin even beyond Holy Week. At alam mo, ginamit ko yung word na consistency, pero mas may maganda din dyan, ano? Yung consistency kasi, pwede mga hulugan din yun ng sincerity.
kapag ikaw ay talagang totoo, sincere nga, and you do it regularly on a regular basis. Kaya yung consistency. So, kapag halimbawa ay nagsisi ka, di ba? Nagdadasal ka, ginagawa mo yan even beyond Holy Week, and then you are projecting a persona of really being sincere about what you're doing. Mm-hmm. So, hopefully, ano, ito yung magawa ng mga mananampalataya ngayon. Mm-hmm. Well, sa panahon ngayon, ha, mahirap din maging sincere eh, kasi talagang we project ano a persona which is totally different from the real us. Opa. And I think ano ang nakikita natin dito para i-impress mo din yung kapwa mo. Kaya hindi nagiging totoo yung tao eh. Opa. So it's always very challenging ano na talagang magawa natin on a consistent basis yung ganitong panawagan na pagsisisi, di ba? Mm-hmm. Na pagdarasal, tapos itong mga sakripisyo. Kasi we are always affected by the circumstances around us. Okay. Eh kung puro party na lang yan, kasi tapos na naman yung pa-emote-emote, di talaga andun ka na naman sa party. Mm-hmm. Kung puro trabaho yan, kasi tapos na yung bakasyon, tapos na yung pagdarasal, mm-hmm. puro ka na naman trabaho, nakakalimutan mo na naman magsimba, magdasal. So hopefully ano we find time for God. Yun na lang ano, we find time for God. Tsaka 'di ba sa diwa din ng Kwaresma ay yung parang itinuturo sa atin eh yung magpatawad ka doon sa mga taong nagkasala sa inyo, 'di ba? Parang yun ang parang ultimate sacrifice ng ni Hesus Kristo eh na siya ay nagbuwis ng kanyang sariling buhay para magkaroon ng kapatawaran, 'di ba? Ang sanlibutan. In a sense, tayo mismo ay parang hinihikayat na patawarin mo yung mga tao na nagkasala sa inyo. Pero yun pa, Father, di ba? Maraming mga tao ngayon na sabihin na nating naging biktima ng injustisya na mahirap po sa kanila na makapagpatawad dahil ang sa tingin nila ay hindi po nila nakamit yung justisya. Pero paano sila makakapagpatawad, makakapagpa-move on kung hindi nga nila nakikita na merong napaparusahan, Father? Dapat po eh, papatawarin na lang po nila yung mga nagkasala sa kanila. Okay po. Una muna, Tony, ano, yung dapat yung tao din mismo ay humingi muna ng tawad. Kapag siya ay nabigyan ng pagpapatawad, and then dapat willing din siya na magpatawad ng iba. And now for the second ano, point, ano, yung tinatanong mo, na madali bang magpatawad, lalong-lalo na if you are a victim of injustice. Well, I'm going to tell you, hindi madali ang magpatawad. I think that's one of the hardest thing to do, magpatawad ka. Na biktima ka, nilapastangan ka ng kapwa mo, and then all of a sudden, you are being told, oh, just forgive the guy, forgive that person who injured you. Hindi ganun kadali yun. Pero ito naman ang sasabihin natin, na human as we are really going to find it difficult, extremely hard to forgive. But we do not just rely on our own human capacity to forgive. I guess, ito yung pagingin natin ng biyaya sa Diyos. Lord, teach me how to forgive. That's going to be part of our prayer. Teach me how to forgive. So that ability to forgive is given to you by the Lord Himself. It is a grace given by the Lord. So no matter what happens, you are a victim of injustice, a lot of things were committed against you, talagang pinadapa ka. Kaya humihingi ka ngayon ng tulong sa Diyos. Mm-hmm. Pagkalumusan na yung biyaya na matutunan kong patawarin itong mga tao na lumapastangan sa akin. Mm-hmm. And then of course, the image that we can see about forgiveness is the image of Christ nailed on the cross. Mm-hmm. So while He was there, hanging on the cross, and He blurted out, "Father, forgive them, for they do not know what they do." So yun ang image sana na makatatak sa atin so that we can also be inspired and at the same time be given that grace that we can forgive others too. Okay. Bilang panghuling tanong na lang, Father, dahil ito po ay tinatawag po namin call it and question para sa aming mga kapamilya viewers and listeners. Ang tinanong po namin sa kanila, ano po ang maipapayo o mapapaalala ninyo sa mga magla last minute Lenten break? So Father, kayo na po ang magbigay ng payo. Well, number one, alam ko na bakasyon, uuwi kayo ng probinsya, may mga simbahan naman po sa probinsya. Kaya huwag kakaligtaan na bumisita ng simbahan. Magsimba, magdasal, sumali nga po, o makiisa doon sa mga ginagawa mga pagdiriwang. And then of course,
magtatanong pwede bang magbakasyon sa beach. Well, we do not encourage such practice na pumunta kayo ng beach at mag-happy-happy lang. So we really have also to share in the sufferings of Christ. Palagay ko yung i-deprive mo muna ng konting luho yung ating sarili para lang isang oras, dalawang oras, makapagdasal, makapagnilay. Malaking bagay ito na maipakita natin sa Diyos na nakikiisa tayo at hindi natin sinasayang yung ginawa niyang pag-sakripisyo. So the tone of our celebration, the mood of our celebration is not supposed to be, well, merrymaking, happiness, di ba, gimmicks. But now is the time for us to be sincerely sorry for our sins, do penance, and really embrace the Lord. Okay. Mabilis lamang, Father. Sa kabila po nun, ayaw nating mag-happy-happy. Sa halip, gusto nating magdusa tayo. Saktan natin yung sarili natin. Extreme naman Paduguin yun. Natin yung sarili natin dahil pakita natin na talagang taos puso ating pananampalataya. Ano naman po masasabi niyo doon, Father? Well, number one, we do not also encourage that. We do believe that the sacrifice of Christ is more than enough to redeem humanity from sin. So the crucifixion is a one-time event na all-encompassing na yun. Pinatawad na tayo sa kasalanan natin. At gusto ko din ituwid yung mga maling pananaw ng iba na kapag ikaw ay naglalatigo ng sarili at nagpapapako sa krus, napapatawad yung kasalanan mo o nababawasan yung kasalanan. That is totally wrong. Ang sinabi naman ng Diyos, kung gusto mo mapatawad ng kasalanan, mangumpisa lang po tayo, ikumpisa lang natin yan, pagsisihan talaga natin ang makatotohanan, and then magbago tayo. Definitely forgiveness is given to you by the Lord, even without you being crucified, even without you inflicting wounds on your body. All right, Father Jerome, maraming salamat po. Sa oras na binigay niyo po sa amin at bumabati. Bumabati na rin po kami sa ngalan na rin po ng lahat ng bumubuo ng teleradyo ng isa pong pinagpala at magandang blessed Easter po sa inyo.